Sarap ng pakiramdaman, no? Dahil Friday the 7th. sabi nga nila, kuminsan, pag sinwerte kay talagang umuulan ng swerte eh. Let me explain myself. Wala po si Rica kahapon pa. Ang pumalit sa kanya eh dating diwata ng Senado. kahapon. Oo. Eh ngayon, may bago ng diwata ng Senado na siya namang papalit kay Rica ngayon. Tingnan mo nga naman pagsaswertihin ka, no? Ladies and gentlemen, the reigning, defending, undisputed, diba? ABS-CBN diwata ng Senado, Victoria Tulad! Ooh! Hello po, magandang hapon. Kita mo naman, ha? Ang bagong diwata. Mahal yun. Thank you, sir. Thank you. I-record, hanapin ko yan. I-ano ko yan. I-download ko yan later. so, ano nangyayari sa Senado? Ganun pa rin ba? Panay, ginawa, hindi lang ginawang meme. Ginawan pa ngayon ng ano, di ba? Napanood mo ba yung Your Honor, hindi ko po alam. Ang dami na, sir. Grabe. Ang feeling ko lang doon, ha. Ito naman eh, personal ko lang. Sabi nga nila, ako bilang isa. Yun ang Tagalog ng I for one. kayo, for one. Parang it's going overboard na. Mm. Oh, to me, yung gusto nyo bang ganunin kayo? Uh-oh. Sabihin na, hindi pa nga napapatunayan eh. Yung suspension po niya, hindi dahil sa siya ay hinusgahan na. Wala pang guilty. Preventive suspension pa lang. Pero, ano ba, alam ko, ikaw taga-Senado eh. So, ano nangyayari doon? Kasi nasimulan ko to, partner. Mula nung pumutok itong issue to kay Mayor Alice Go. Ako naman, siguro dahil kinocover ko siya ilang beses na, na uunawaan ko naman yung mga senador na kailangan din talagang tingnan yung personal na buhay kasi baka may links sa illegal pogo at sa di umano ay mga criminal syndicate, ganyan. Pero kung minsan naiisip ko rin talagang kung ako yon nasa pwesto niya, napakahirap. Ay, nako. Kasi syempre hindi lang yung mga official yung nambobombard sa'yo na question. Yeah. Sa kabilang banda, social media. Correct. Sobrang ano rin sa'yo. Sabi nga nila, wherever you turn, kung ikaw si Alice Go, no, wherever you turn, kahit saan ka tumingin, merong nambubus ka ng babash. Ito naman yung sa'kin, on the serious side of things. Ano, ha? Ang feeling ko lang, kung minsan sa mga hearing sa Senado, 'di ba, lagi namang nirereklamo na, hindi, binubuli niyo kami, 'di ba? Kung minsan dumarating doon sa punto talaga na alam mo na maaaring may kinalaman ang personalidad na ito sa mga karumal-dumal na pangyayari o hindi maipaliwanag na mga pangyayari, itago natin sa pangalang Pogo. Oo, 'di ba? Pero kapag katakot-takot na yung senador o congressman at ang pagtatanong nila eh medyo wala nang galang eh. And I have to say, no, kung ang pag-uusapan naman ay si Senator Risa, si Senator Win, ano, nung dalawa pa lang sila, parang nararamdaman ko pa na ano eh, merong di ba? Ano po actually ang, no, first hearing sinabi nga po ni sinabi ni Senator Risa, although hindi nila mapasagot ng maayos si Mayor Go, at least sabi niya, bilang courtesy sa'yo, pareho tayong public official, eh hindi ka namin parang dinidikdik. Yeah. May ganun siyang statement ng first hearing. I think there's a way by which pwede kang maging forceful, pwede kang mag-invoke ng iyong position na huwag mo kong minlulukohin. Parang ganun, ano, ha? Without saying and without being crass about it, no? At alam mo na iisa lang yung tao na yan eh. Nung una nga, wala pa yatang lawyer yan, Victoria. Meron. From the very start? Katabi niya yung lawyer niya. Oo, wala ako narinig. Hindi nagsasalita ang kanyang lawyer. So parang hindi dapat bayaran. Hindi dapat bayaran. Eto na natin. Na-interview ko yung lawyer kanina, so dapat may bayad. Ito na ang iba pang mga balita na dapat niyong malaman sa ating Ronda Pasada Balita.
Isa pang Chinese. Bakit pa Chinese tayo ng Chinese? Isa pang Chino na hinihinalang biktima ng torture sa Pogo Hub sa Pampanga, nasagip. Posibleng sabwatan ng mga Pogo operator at mga empleyado ng korte, iimbestigahan ng Korte Suprema. Basada! O ito na nga yung pinag-uusapan natin kanina. Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go, pinaiimbestigahan ng BIR sa posibleng tax evasion. Talaga no? Pasada! Samantala, pinsala sa agrikultura ng pagputok ng bulkang Kandaon, umabot na sa 10 milyong piso. 15 lugar sa Batangas nakakaranas ng volcanic smog at haze dahil naman sa bulkang Taal. Pasada! Dalawang Chinese warship na mataan sa Basilan Strait sa Zamboanga Peninsula. Video ng pagharang ng China Coast Guard sa paglikas ng ilang sundalong Pinoy na may sakit, inilabas ng Philippine Coast Guard. Yan ang ating mga naglalagab love na balita. Yung love ka partner, ha? Kasi it's Friday. Yes, and looking forward, ha? Mm. Ano ba tawag nga sa'yo, Bec? Yes. Hindi maganda. Okay. Vickyan before, nung high school ako. Uh-oh. Eh, Filipinized nung kaklase ko. Kaya? Kasi Ed Joseph Lomboy. Hello, Ed. Yun, kaya naging Beck. Ayun. No. Eh, ganun talaga. How do you pronounce Vic? Beck. Ito na po ang ating mga nagbabagang katanungan sa ating kung kayo ang tatanungin question of the... By the way, I was about to say kanina na meron po tayong dalawang paparating na holidays. Ha? Mm-hmm. Baka lang wala kayong ano alam. I-file nyo na yan. Ay, hindi, holiday. Holiday. Eh, hindi. Ako, kailangan akong mag-file. Isasagad nga. Mm-hmm. Dahil Wednesday po, ang araw ng... Kasarinlan. Uh-huh. Ayan ang Independence Day. June 12. I think it's the 126th, if I'm not mistaken. Ano, ha? So that's a holiday at hindi mo pwedeng ilagay sa Monday yan o sa Friday. Ha? June 12 yan. Huwag niyong papakialaman yan. Pero meron tayong Monday na Idil Adha. June 17. Yes, that's a Monday. Yes. Next week, Feast of Sacrifice. Mm-mm. O yung mga makakatiyang paa dyan. Yung mga wala nang sinambit kundi Boracay kaya tayo. Ayan. Pwede pa sila, may pang Boracay. Ito na, na pinag-uusapan din lang ang Pogo at wala nang kabatayan itong kontrobersiya na ito. Ayan, sunod-sunod na naman ang mga pagdinig po sa Senado at pati na sa Kamara. Pogo ang blockbuster. Pero hearing ng hearing, tagal na nito, hindi lang po ngayong pang-walo taon to. Pangwalong hearing na. Noong mga nakaraang taon, yes, alam ko nagkaroon na rin ng hearing ito eh. Mm-mm. Oo, hearing ng hearing, wala namang gustong magdesisyon para tapusin na ang issue ng Pogo na ito. Kung kayo ang tatanungin, sino po ba ang dapat magpatigil niyan? Mm-hmm. Yun, sabi nga nila, where does the buck stop? Oo. Kay Pangulo raw. Hindi na nakapag-feel talaga si Beck talaga, oh. Sa Beck. Oh, ito na. Kung kayo po may opinion, sana po tulungan nyo kami, no, na medyo nagugulumihan na kami dito sa ano na to, kontrobersiya na ito. Eh. Sumali po sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa Teleradyo Serbisyo, ang Viber number 0919-278-3000 or 300-0. Yan, alas 5:40. Babalik kami ni Victoria sa pagpapatuloy ng Pasada sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo in just a very short while. 5:43, alas 5:43 ng hapon. Alam mo, ang gusto kong pag nagre-report ka sa TV Patrol, ito naman maisingit ko lang. Natutuwa ako dahil kalmado ang pagre-report. Ah, talaga? Thank you po. At kahit na ikaw binabakbakan ng tanong ni Kabayan. Kalmado pa rin eh. Pero sa loob-loob, gumagano niya. Hindi ko alam, minsan sabi ko, naririnig kaya sa mic yung tipo ng puso ko.
Ayan si Victoria Tulad. At ngayon naman, pag-usapan po natin itong napipintong tigil. Naku, wala nang katapusan itong tigil pasada na ilan ito. Ilan na po ba ito? Oo. Tatlong araw na transport strike ng grupong Manibela, napipinto na naman. Kaya makakausap po natin ang butihing chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB, si Chairman Chofilo Jojo Guadis III. Chairman, magandang hapon po si Peter po at... nandiyan na ba o wala pa? Ah, wala pa? Ay, baka hindi ako mabigyan ng prangkisa niya. Baka mahuli ka yan. May application pa. Dito muna tayo. It is official. It is official. It is official. Palain mo yun. Tapos na po ang El Nino. Oo. Tapos na po ang El Nino. Pero patuloy pa rin ang ating hulog sa aircon na binili natin dahil sa init. Ang ating kaibigan, si Ms. Annalisa Solis, ang Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng PAGASA, nasa linya. Hi, Ma'am Annalisa. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Si Peter po at saka si Victoria. Yes, good afternoon po, Sir Peter at Ms. Victoria at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programa ngayon. Good afternoon po. Gandang hapon po and thank you for your time, ma'am. So, kami po ay nagdiriwang dahil sa officially tapos na ang El Nino. Ano po ang ibig sabihin ba noon to begin with? Pababa na ang temperatura at ang pag-ulan. Huwag na masanang pagbagyo. No? Pero yung pag-ulan, magiging masinsin na rin. Ganun po ba? Sir Peter, so official na nga pong dineklara ng PAGASA yung termination or yung final El Nino advisory. So ibig sabihin po ay back to ENSO, neutral conditions na po tayo. At inilagay din po natin dun sa ating press statement na may mga possible pa rin po na mga areas na meron tinatawag na lag effect po itong El Nino. So meron pa rin pong mga areas na posibleng makaranas pa rin po ng medyo mainit yung temperatura and meron pa rin pong kabawasan dun sa tubig ulan. Pero in general po, medyo marami na rin pong ulan tayong matatanggap, lalong-lalo na po dito sa Western Luzon area dahil official na rin pong idineklara yung pagpasok ng ating tag-ulan. Yun. So pag ang pinag-usapan po, ma'am, yung lingering effects ng El Nino, generally, saang parte ng bansa po mararamdaman pa rin yung medyo matataas na temperatura? Well, sa ngayon po, base sa monitoring at dun sa nakikita natin na possible na mainit na temperatura, yan po sa may ibang parte ng Eastern Visayas and also part po ng Mindanao, yun sa may Caraga region. So medyo manikinit pa rin po yan at matataas yung heat index. And may at times din po na kapag... konti lang yung ating kaulapan at wala pong prevailing halimbawa ng mga southwest monsoon or abagat, possible pa rin po na nandyan pa rin po yung medyo mainit na temperatura. Kaya lang hindi na po siya talagang yung general na madami or malawak yung areas na apektado nito. Mm-mm. Ibig sabihin, ma'am, aabot pa ba tayo sa dangerous level yung heat index natin? Kasi di ba maabot pa tayo 50 plus, 54? Apo. So ngayon may nakikita pa rin po tayo mga areas, mga isolated lang po na matataas yung heat index or yung danger level. Mm-hmm. Pero mga naglalaro na lang po sa mga 42, 43, ganun. So pinakamataas po yung 45 sa ngayon. Okay. Sa Metro Manila, ma'am, ganyan din ang mararanasan po natin? So ngayon ay yung iba pong areas dito sa Metro Manila, wala na po sa danger level. So less than 41 degrees po yung tinatawag nating heat index or alintangan. Yung posibleng natin mararanasan in the next couple of days. Yeah. Yung pong transition from El Nino to La Nina, meron po bang gap yan or karakaraka magta-transition to La Nina? May gap po yan, Sir Peter. So ngayon po ay ENSO neutral condition po tayo. Ayun. And meron pong probability na magkakaroon tayo ng La Nina, so still mga around 69%. At nakataas pa rin po yung La Nina watch dito sa ating bansa. So, Sir Peter, kapag nagtaas po ang PAGASA ng La Nina alert, so yan po yung nakikita natin na may kasiguraduhan na yung ating tinatawag na La Nina. So, for now, ay La Nina watch pa rin po tayo. Okay. So, etong tinatawag na pagitan, ano, or yung puwang, yung gap, ito yung regular na tag-ulan. Tama po ba?
Opo, tama po kayo. And yung prevailing po natin is yung habagat season and may possible din po na isang dalawang bagyo ngayong Hunyo ang posible po nating maranasan. So ma'am, itong mga pag-ulan natin itong past few days, hindi pa tula niya? Hindi pa po. So ito po yung usual nating habagat. Mga local thunderstorm activities and yung pong habagat. Although sa ngayon po, weaker yung ating habagat for now dahil katatapos nga lang po ng El Nino at kasisimula pa lang nitong ating habagat season. So nandiyan pa po yung mas weaker pa itong habagat season natin ngayon. Ma'am Annalisa, yung pong India, na babalita ngayon na nasa kasidhian pa rin ng extreme temperature, ano po. Bakit po ganun? I mean, from a map basis, ibig ba sabihin iba talaga yung klima sa kanila at iba din yung sa atin? Opo, Sir Peter. Sa India po kasi ang isa po sa mga dominant po na nakaka-affect sa kanila ay hindi lang po yung El Nino, kundi yung tinatawag na Indian Ocean Dipole. So yung pagkakaiba po ng temperatura ng Indian Ocean dun sa kanila, yun po naman ang malaki ang epekto sa kanilang klima. So may iba din po silang indicator. Although meron na rin po silang pronouncement ng kanilang tinatawag na India Monsoon last May 31 po. So ma'am, dahil nga lang ninyo na, ilan po ang inaasahan nating bagyo at ibig sabihin po ba mas malalakas itong mga to? So ngayon po mga around 13 to 16 ang inaasahan po nating bagyo ngayong taon. Wow. Ang possibility po ay hindi pa, usually po mga rain bearing yung mga bagyo na posible nating maranasan sa ngayon. Rain bearing? Anong ibig sabihin po ng rain bearing? Ibig sabihin po kung hindi man malang... Ay, opo. Ala, may nagbabaya. Possible po na hindi man malakas ang hangin pero yung pong dulot na tubig tulad nito posible pong malaki or madami. Ah, so pagbaha po ang aasahan talaga natin. So very wet, ano. Oo. Pero yung pong ano, wag naman sana ano po, bigla ko lang naisip, kung mas malalakas ang bagyo dahil sa La Niña, magkakaroon kaya ano ang posibilidad na magkaroon ng isang Yolanda? So may mga usually kapag La Niña mataas yung probability na matataas yung hazard above normal. So ibig sabihin po, may mga possible po ng mga flooding, lalo po mga flooding over Mm-hmm. Sorry po, ano po yan? Yung may posibilidad na... Nako. Nako, nawala si ma'am. Hala, baka tinangay. Ay, wala pa partner. Ulan. Nakaka-nervous pag-usapan ito kasi. Oh. Ayan. Ayan, bumalik ma'am. Balik na, ma'am. Ma'am Annalisa? Yes, ma'am. Opo. Medyo malakas ang hangin. Natangay yung signal natin. Ano po yung binabanggit niyo po? Sorry po, mobile po kasi ako. Ay, sorry po, ma'am. Sige, okay. Go ahead po. Opo. So, yun po. May mga possibility po ng mga areas. May mga flood-prone areas. So yun po yung pinag-iingat po natin sa panahon ngayon ng tag-ulan at kung sakali po napapasok po itong epekto ng kung sakaling matuloy po itong La Niña na ating minomonitor po. How long po yung La Niña, ma'am, bilang panghuli sa mula sa akin? So usually po naglalas po yan ng mga around 12 months or more. So usually po may kagaya po nung last na La Niña po, inabot po yun ng more than 2 years po, yung from 2020 to 2023, hello? Meron po tayong tinatawag na back-to-back La Niña. But dito po, kung sakaling matuloy po itong La Niña ay it could be weak to moderate La Niña. Wow. Weak to moderate. Oh, so medyo maganda-ganda. Hindi ganun not ka. That, ano. Not really that bad, ano ha? Ma'am, sa akin pang huli, so kailan natin aasahan yung mga, sabi nyo 13 to 16, kailan po yan magsisimula para mapaghandaan lang po natin? Well, nakaisa na po tayong bagyo ngayong Mayo. So, ngayong pong Hunyo, asahan po natin mga around 1 to 2 na bagyo. Mm-hmm. And until December po, tinataya po natin na mga around 13 to 16. So, possible po na mga maka 12 to 15 pa tayo dahil nakaisang bagyo na po tayo ngayon. Ayun. Alright. So, at least, anong tawag doon? Light to moderate? Like weak. Oo, pwede na. Mukhang mas acceptable. Okay. Ma'am Annalisa, maraming salamat po for your time.
Oh, sabi ko nga, you're welcome, Miss Annalisa Sois, ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. 6 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Victoria Tulad, Peter Musngi, magbabalik sa pagpapatuloy ng Pasada on a Friday. Wala pa. Wala pang good evening. 3 minuto wala pa. Bago mag-alas 6 ng gabi, mga kaserbisyo, we have good news for you. Mapapanood nyo na rin po ang teleradyo serbisyo sa Sky Cable Channel 26. Yun din dati yung atin eh, sa Sky Cable. Ah, talaga yung teleradyo is on Channel 26 at sa Converge Vision Box, GSAT, Cable Link, Sinag, at 183 cable providers sa buong bansa. Meron din teleradyo yan. At napapanood din sa buong mundo. O, oh, diba? Ayan. Sa The Filipino. Sa The Filipino Channel, I Want TFC at Teleradyo Serbisyo YouTube Channel. Napapanood na rin po ang Teleradyo Serbisyo sa Digital Free TV. Ayan. Anong dapat gawin? I-rescan lang po ang inyong mga DTT, Digibox at hanapin ang Prime TV. Ulit. Prime TV, kahit anong digital TV box, pwede. Kaya riskan na at panoorin ang teleradyo serbisyo sa Prime TV para makita nyo kung gaano kaganda si Victoria. At kung gaano kagwapo si Sir Peter. Ang Prime TV ay mapapanood sa Metro Manila, Cebu, Davao, Zamboanga, Naga, Iloilo at Baguio City. At syempre, mapapakinggan sa radyo sa AM band, sa DWPM, radyo sa East 30, sa Mega Manila. Ito po ang bagong puntahan ng Bayan Partner. Sundan kami sa Facebook at X. Tama. X. X9. Nami, X-rated na. Yes! Ay, naku, oh bakit? Oh my gosh! Napunta tuloy doon yung usapan. YouTube at Teleradyo Serbisyo. Ayan, oh, kahapon pinag-uusapan namin yun. Ng DICT. Baka kaya talaga binago nila yung X in preparation. Alam mo, bigla akong, tama ka. For the X-rated content. Something that only Elon Musk could think of? Yeah. Pero hindi, to be very, X na talaga yung ano niya, di ba? Yung SpaceX. Oo, di ba? Ano pa ba yung X niya? Meron pang... So, meron siyang tawag mo dito? Ventures niya. Panay X eh. Kaya lang ito, sabi nga ni bagay ito, X kasi. In the meantime, rejoice! Aleluya! Meron po tayong pagbaba ng presyo ng petrolyo sa darating na Martes. Sa Martes, bago ang... Independence Holiday. Day, correct. Aww. Holiday, so you can plan on traveling. Lagi kong nami-miss to. Alin? Itong rollback. Parang nakakapag-refuel kami Monday, ganyan. Parang pwede ka lang. Ay, wali ah. Kasi di ba, laging pagtataas ang sinasabi natin eh. Ano pang hinihintay nyo? Karga na. Oo, tapos bukas po bababa ang ano. Ano pang hinihintay nyo? Hindi ko nakakalimutan. Natandaan ko nga yan. Diesel. Nako, medyo malaki-laki ha. Although, today, meron tayong caveat. Today is the last trading day that could affect. No? Yes, pwede pa magbago. Oo. Diesel po, ba, malaki. 1 peso 20 centavos to 1 peso 50 centavos per liter ang ibababa. Yun. Reduction, ha? Reduction. Okay. Next, Vic. Pareho sa kerosene. 1 peso and 20 centavos up to 150 per liter. Yun. At ang gasolina, para po sa mga, mas maraming nakagasolina, no? 70 centimos hanggang 90 centimos. Muntik na, di ba? Namumuro sa piso. Oo, 70 to 90 centavos per liter. Oo, para po sa gasolina. Yan po, abangan nyo sa Martes. Martes. Tandaan ko yan sa Martes. Oo, pero alam mo, si Tony Velasquez, may mga binibigay na tips sa akin yan. Punta ka dito sa ano na to, sa dealer na ito. Dahil, mas mababa. Sabi ko, ay hindi, mas mababa yung pinagpapakargahan ko kasi meron akong membership card. Ng ano, di ba, membership shopping na malaki. Sabi niya, ikumpara mo yung neto mo at saka ito. Ayun! Aba, nagsa-scout kayo, ha? Pareho kaming taga-Norte, taga Commonwealth Avenue. Hindi nyo naman kailangan. Anong hindi? Sir Tony? Hindi, ha? Hindi nyo kailangan. Alam mo, yan ang hobby namin.
maghanap maghanap ng mas murang ano dealer ng gas at saka diesel. Ah, ito na po yung ating inaabangan kanina, ang ating butihing chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, si Attorney Chofilo Jojo Guadis the 3rd. Nasa linya po natin. Good evening, sir. Attorney Jojo, magandang gabi po. Si Peter po at saka si Veronica. Victoria. Ay, Victoria. Magandang gabi po, Sir Peter. Ma'am po. Vicky. Good evening, sir. Salamat po sa inyong panyaya sa akin para maging muling inyong panauhin sa inyong programa. Opo, alam niyo naman po ang paniniwala namin. Basta't may magtitigil pasada, tawagan agad. Opo. Sir, ano po ba ang siguro ang unang tanong ko eh, dahil nabalitaan ko sa isang hearing yata sa Kamara na nagbigay yata ng suhestyon ng isa sa mga congressmen natin na pwede bang bigyan nyo pa ng konting palugit. O extension para hindi kaagad mapunta dun sa hulihan ng mga kolorum. Can you tell us more about that, Chairman, please? Ay, opo, Sir Peter, Ma'am Vicky. Sa yung pinakahuling hong pandinig ng mababang kapulungan, hiningi po ng isang mambabatas na bigyan ng extension yung mga hindi nag-consolidate. Mm-hmm. Basta ho pasado sa vehicle requirement on terms of roadworthiness, papayagang bumiyahe. Mm-hmm. Ang sagot naman po namin is pag-aaralan namin yung suhestyon. Depende po kung ano ang utos ho ng departamento namin at ang Malacanang. Sa ngayon po, pinag-aaralan pa rin po pero wala pa pong katiyakan kung ano pong gagawin doon sa suhestyon na yon. So we stick to our original plan na yung mga hindi nag-consultate are classified as colorum and that after April 31, pwede na po silang hulihin. So wala pong, yung sinasabi sir nila, Sir Valbuena, na ito yung pinanghahawakan nila is hindi pa pala set. Hindi pa siya na ano talaga implemented. Naku ma'am, suhestyon lang po yun ng isa sa mga mambabatas po. Okay. Which in difference naman po, we take cognizance, pag-aaralan po namin kung ano magiging epekto nito dahil ang sabi naman po ng mga nag-consolidate na 80%, palagi daw namin pinagbibigyan yung mga 5% na yan. Eh kung yung 80% naman daw ang mag-strike dahil palagi silang nakakaligtaan. So taking that into Q, most likely po baka hindi mapagbigyan yung request. Oo nga po. Kasi I was about to ask you nga kung ano ang chances na mapagbibigyan yan? Kasi nga po, medyo hilong-hilo na talaga ang mga tao kung kailangan ba talaga. Parang ano po eh, di ba? Not that it was wrong, ano? Pero meron pong mga... sige, extend tayo. Extend ulit tayo. And now, here's another suggestion for an extension. Baka nga po dumating na doon sa punto na ay nako, only extension na ito. Hindi naman pala talaga ipapatupad. Opo. Chairman, your reaction please. Totoo po yun, sir. Alam niyo ho ba, sir, that in 4 years, we have 8 extensions? Wow. Pag mag-extend pa po ulit ako, hindi na po ako paniniwala ng tao. Mm-mm. And then number 2 ho, paano yung mga nagbuwis na ng napakalaking halaga ng pera para makabili ng sasakyan at mag-modernize? Sila naman din pong iisipin ko ang the 80% na sumunod dito sa consolidation. Mm-mm. Mas malaki po yung mawawala kung pagbibigyan pa namin muli yung request nila for an extension. At saka on top of that, sir, pag ginawa po natin yan, Sir Peter, palagay ko wala na akong maniniwala pag sinabi kong huling extension na to dahil nakawalo na po kami. Opo. Nako, katakot-takot na ikukumpisal nyo sa pare. So, Chairman, let's zero in on one of the
contentious ano no arguments. Ang sinasabi ng mga iba't ibang mga grupo nga po, bakit ba hindi pwedeng locally assembled yung kanilang modern jeepney? Mas mura. Oo, Francisco, Sarao. Oo, at kung ano-ano pa. Bakit ba hindi matuldukan yun, Chairman? Sir, ako nga rin po ay nagtataka dahil ang nire-require lang po namin sa panahong ito ay hindi sila yung hindi sa pagbili ng sasakyan. Ang sinasabi lang namin, bumuo sila ng isang kooperatiba or corporation and then ititrain namin sila sa fleet management in time for modernization. Mm-mm. They are given 3 years bago bumili ng sasakyan and then they have 48 models to choose from. Kalahati niyan local, kalahati niyan imported. Ang magdedesisyon po is the cooperative officers. Wala ho kaming say. Okay. So kahit na 48 yung ano, yung listahan, ibig po bang sabihin yung 48 na yon ay dumaan sa pagsusuri and therefore they are accredited suppliers. Ganun po ba yan? Yes po, Sir Peter. At ang nag-accredit po niyan is the Department of Trade and Industry na mayroon hong basihan yung tinatawag nilang Philippine National Standard. Dapat po yung isang supplier po should conform with certain standards set by the DTI. Yun din po yung aming basihan ngayon. So long as you comply with the Philippine National Standards, pwede kang magbenta ng mga jeepney dito sa Pilipinas. So pwede pala, Chairman, na hindi talaga aabot ng milyon yung magagastos nila kasi may local partners na accredited? Yes po. And then on top of that po, of the 48 accredited po, half of that are Filipino manufacturers po. Mm-hmm. When we say manufacturers, ito yung dito na binuo yung sasakyan, although yung mga spare parts galing abroad. Sir, isang contention din, yung ayaw ng jeepney operators na mag-consolidate. Bakit hindi pwedeng i-modernize na lang, tapos hayaan na lang sila with their own franchises? Bakit kailangan consolidate? Ma'am Vicky, yan ang isa ho sa hallmarks kasi ng modernization is fleet management and fiscal policy. Ibig sabihin yan, sa fleet dispatching po, kaya ho nakikita yung unang-una po, di ba, matraffic po at maraming jeepney sa sasakyan. Sa umaga, pagdating ng hapon ko, konti na dahil nakaboundaran si Mamang Chuper, umuwi na. Now, ayaw natin mangyari yan. Dapat po, meron po silang isang organisasyon na unang-una nagdi-dispatch ng jeep para ang dispatching niyang is 1 every 2, 3, 4, or 5 minutes. Para pag alis mo, halos puno ka na. Ayun. Number 2, it avoids traffic. And then, isa pa po, si Mamang Chuper ho, base sa pag-aaral namin, umalis ng alas 5 na madaling araw, alas 3, boundary na, umuwi na. Paano naman po yung umuwi ng hapon? Kaya may fleet dispatching ho kami. May first batch ng driver, may second batch po ng driver. Hindi po yan mangyayari pagpaisa-isang jeepney lang po yan dahil wala ho tayong control ngayon sa scheduling nila. Kaya nga ho, kailangan namin ng fleet dispatching, fleet management, kaya binuo itong isang kooperatiba. At saka isa pa po, ang hirap bumili ng sasakyan kung mag-isa ka lang. Mm-hmm. Normally po, it's a cooperative dahil ang isang driver po, on his own, walang kakayanan bumili ng mamahaling sasakyan. But as a cooperative po, sama-sama po sila, meron hong strength in numbers. That is the time hong nabibigyan sila ng bangko ng pera para ipahiram at makapag-modernize. Yun po ang dahilan namin. So ibig po sabihin, pag cooperative, ibig sabihin yan, hindi lang one operator and several drivers, kundi it could be several operators and many drivers. Ganun po yan. Totoo po yun dahil sa isang jeep po lang ho, dalawang shift ko kagad yan. May morning shift at saka may afternoon shift para sigurado kung kahit hanggang alas 12 ng gabi, meron po masasakyan yung mga kababayan natin. Mm-hmm. And in many instances po, may mga operator po na dalawa, tatlo ang jeep, dalawa, tatlo ang driver. So, one po,
It's an amalgamation po of drivers mm-hmm. and operators po. Ayun. So now, ito pong Manibela ay magkakaroon nga daw po ng transport strike from June 10 to 12. Now, this is earlier than yung June 30 deadline. Paano nyo po itatrato itong tigil pasada na ito? I mean, magtitigil pasada sila. Technically, dapat nakatigil pasada na sila noon pa. Di po ba? Opo, Sir Peter. Ganito po yan. Tama po kayo. Technically, wala na po sila sa daan dahil kolorong na sila. Mm-hmm. Kaya nga ho, bigla kaming nabulagta nung sinasabi nila magtitigil pasada sila in the first place. Wala na sila dapat sa kalye. Uh-huh. Kaya ito ho ay hindi strike. Tinatawag po namin ito, it's a public protest on a government policy. Uh-huh. At pag nakita po namin sila sa daan, two things ang pwede namin gawin. Pag may mga dala silang mga pasahero, pwede ko na silang i-impound on the date of the strike or rally, or pwede na rin natin kasuhan ho ng illegal assembly kung wala silang permit from the local government unit. I see. So, halimbawa, wala silang sakay na pasahero, chairman, tapos ginagamit nila yung jeep nila to whether to block or, you know, just carry yung mga drivers na nagpo-protesta, paano po ang anong kasong pwedeng harapin nila? Hindi na po sa LTFRB, and although kasama namin ang PNP niyan, malamang sila po yung ma-aresto, hindi po sa dahil sa violation of franchise, mm-hmm. kundi violation of certain provisions of the penal code, like probably illegal assembly po. Ayun. So police na po ang huhuli sa kanila. Matindi pala ang panghuhuli next week. At saka ma-impound. Oo. So sir, ilan na po ba ang may na-impound na kayo? Meron na po kami mga na-impound na mga sasakyan. And almost every day may dalawa, tatlo pong ini-impound ang LTO at saka ng yung SAIC, yung special unit po ng DOTR. Yeah. And these are colorum vehicles po. Pero yung massive na panghuhuli po, we're still calibrating it ho. We will be doing it after the first day of the strike po in partnership with MMDA, the local police po, and LTO. Opo, pero bilang panghuli pa, I suppose ang titingnan po natin susunod will be ano ang most affected na mga ruta kung talagang pong magiging kolorum na yung mga regular na jeepney pumapasada. Ano po. So, Chairman Guadis, maraming salamat po for your time and for answering all our questions, sir. Thank you, sir. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Sir. Happy weekend, sir. Victoria. Thank you, sir, and good evening. Si Attorney Jojo Guadis III, Chairman ng LTFRB. Alas 6:14 ang ating oras. Babalik po kami ni Victoria sa pasada. Oshala. 6:17. Akalain mo yun? 6:17 na agad? 6:18 na agad? Huminga lang kami ng konti ni Victoria. Malapit na kami mag-goodbye. Pero let's save the happiest news for last. Oo, kasi ito yung makakausap natin ng butihing director ng Oil Industry Management Bureau, Department of Energy, ang pinag-uusapan lagi. Bakit tumaas na laman? Pero ngayon po maganda. Bakit? Dapat laging ganito. Si Attorney Rino Abad, makakausap po natin. Director Abad, magandang gabi po si Peter at si Victoria. Good evening, sir. Magandang hapon ho sa inyong programa at sa ating mga kababayan ho. Ay, salamat po ha. Salamat po sa inyong pagdalo. So, Attorney, ito pong magandang balita na ito ay mangyayari sa, kailan to? Martes, ano po? Tama po ba yung binasa namin kanina na ang diesel maaring bumaba ng 120 to 150 per liter, gasolina ay 70 to 90 centavos per liter? How is it looking so far, sir? Well, tama ho yan. Mayroon hong ganong estimate na lumalabas at ngayong Friday na lang ho ang hinihintay at mukhang hindi na ho gaanong kasi for the past 4 days hindi naman gaanong malakihan ang change no nung level. So most likely mataas na ho ang chance na magkaroon ho talaga ng rollback sa mga ganong range. Ayun. Pero actually, ano po ang nagda-drive dito? Because ang piso or peso-dollar exchange rate natin,
medyo may kataasan pa rin eh, ano po? And then as of yesterday, I think mga $78.78 ang Brent holding steady, pero mas mababa kaysa nung Monday na $81.31. Tama ho. Ang sabi ko ho nung unang last na interview natin, very tight nga ho ang supply-demand balance. Kaya nga sabi ko, ito yung moment, ito yung sitwasyon na talagang volatile din ho ang price. It can sway, increase, decrease. At ito na nga nangyari. Increase, decrease na ho talaga ang nangyayari sa atin on a weekly basis, sabi ko pa nga nung una. Dahil masyado hong, kung ano ho ang nakaka-prevail na report sa week na yan, at ngayon nga, unfortunately na timing na naman ho tayo, naglabas ho ng mga report galing China. Ang summary report nila ng May nila na importation ng product at saka crude oil ay bumaba ho. At ito naman sa US, may report din na lumalabas na nagbi-build up again yung kanilang inventory. But again, Sir Peter, no, this is the opposite nung April, kasi one of the highest dun sa April ang nangyaring importation sa China, at saka sa US, one of the bumababa ho dun sa April naman. So ngayon, hindi ho natin sigurado, kasi sa report, tumataas naman ang export din ng China. So hindi, baka lang ho dahil nasobrahan siguro at naka-build up sila ng inventory ng China noong April, baka humihina lang ho sila ngayong May. But fundamentally, wala ho tayong nakikitang again mag-sustain. Ang akin, I will still stand on the analysis na really the balance now is very tight. So maganda yan na bumaba ngayon, but hindi ho tayo sigurado na bababa dire-diretso. So attorney, hindi natin nakikita na ganito rin ang sitwasyon natin next week or for the entire month of June at least? Opo, we have to observe on a weekly basis ho talaga ngayon sa sitwasyon na yun. Until ho gawin ng OPEC Plus yung pangako nila na by October, I hope na hindi ko, ewan ko nasabi ko ito before, but one of the interviews nasabi ko na ang decision ho nung June 2 ng OPEC Plus ay out of the 5.86 million since 2022, nagdagdag sila ng 2024 ng 2.22, yung sinasabi nating 2.22 million barrels per day. Pero ang plano nila sa 2.2 na yan, come October, unti-unti nilang ibabalik hanggang December. Yung 2.2. But yung nauna natin na way back 2022, around November, na 3.66, pinalawig pa nila hanggang December of 2025. Ayaw pa nilang ibalik yun. Ayun. So, that is a fundamental, ang sinasabi kong fundamental impact talaga yan sa supply-demand. Pag nabalik ko yung 2.2, aba, medyo ang gandang balita yan. Baka dun ho, magka-sustain tayo ng mga rollback. Ayun. Opo. In the meantime, bilang panghuling tanong po sa amin, ano po, gusto ko lang maunawaan, bakit po yung ibang mga, well, minor players, ano po, halimbawa kung sa Big Three, merong, sa amin sa Fairview, ano, 58 pesos per liter ang diesel. Aba, may halos mga 50 meters lang away, meron pong nag-o-offer ng 54 pesos per liter ng diesel. Ang layo. Pwera pa yung discount doon na chairman. Why is that possible? Well, ang sinasabi nga ho natin dyan na kung halimbawa lang, kung meron kayong ma-specify talaga niyan at ma-test ho natin na compliant ang product, no? At ma-timing lang din ho na na-test din ni BOC, ni Bureau of Custom, na fuel mark. So in short, legitimate yung product, then that is really a pricing decision. Yes. Okay. In other words, wala hong milagrong ginawa. In other words, tama ang product, tama ang bayad ng tax.
Opo. Then talagang pricing strategy na yan. So, ayun. Yung mga ganung kaso, Sir Peter, no, kindly give us the location. We will, kayo, we will. Commonwealth kasi, Avenue po. Kung sa inyo, nagkaka-diferensya ng like 5 pesos. Opo. Eh talagang titingnan ho natin. Oo. Ayaw naman natin na baguhin niya. No? Tama po, lang, tama po. We just want to make sure na tama yung produkto. Hindi masisira yung mga malaki yun, ah. Oo, tsaka ano, it's not really not to disparage yung mga yung mga maliliit na players. Mana pa, eh sabihin na kung ano yan, kung talagang legit yung mga produkto, then aleluya, di ba? Dito tayo magpapakarga. Yes, yes. You know, but we will just make sure na maayos yung product and then we'll leave them at peace, no? Yeah. Kasi we're thankful even na gano'n ang price. Opo. Nako, maraming salamat po for the good news, Attorney Rino. Chairman, maraming salamat po and it's good to be talking to you again, sir. Thank you, sir. Good evening po. Yeah. Opo, magandang gabi ho sa ating mga kababayan. Happy weekend po. Ayan. O, good news yan, ha? To end our good program. Nagbuhat ng bangko. Naku, makikita mo mamaya, partner, yung mga station na yan, tama? O, tama. Tama. Macha-check mo uli yan mamaya. O, maraming salamat po, RJ Rich, si Rod, si Raymond Javier, si Dulce, yan. Si Mark 1911, si Elsie Florentine, at si May Padawa. Ayan. Yung iba dito, na-meet natin eh. Nung, talaga? No, nagkaroon tayo ng ano dyan sa may Oasis. Aww. Oo. Maraming salamat po, ah. And a big thank you to my partner today, the one and only. Oh, diba? Walang katulad. Yun lang yung pangarap pang i-intro ko eh. Pwede kaya yun sa patrol? Ang diwata ng Senado. Victoria Tulad! Thank you and thank happy you birthday, much, Rica! Happy birthday, Rica Lazo! Ayan, TV Patrol, susunod na! Thank you, good night! Happy weekend!